Welcome back to my YouTube channel, mga arbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng ating rabbit pagkatapos nitong mawalay. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo talaga matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So bago tayo magsimula, shoutout pala kay Kakuneho. And so ayan, punta na tayo sa ating rabbitan and simulan na natin, mga rabbitero. Ayan, mga rabbitero, nandito tayo sa ating rabbitan at ituturo natin ang tamang pag-aalaga at saka pagwalay ng mga kits sa kanilang mother doe. Mga rabbitero, pag nanganak yung ating mga alagang rabbit from day 1 to day 21, yun po pinaka-crucial sa pag-aalaga natin ng rabbit or ng kits. Yan po kasi yung mga panahon na sobrang dali pa pong mamatay and fragile po ang ating mga kits. So bago tayo ang ating mga alaga rabbit pag nanganak ay tanggalin po natin yung patay sa buhay. Kasi may karbitero, pag nanganak po yung ating mga alagang rabbit, kadalasan gabi po nanganak yung mga yan. And pagdating po ng umaga, dun ko po chinecheck kung may patay o buhay. Kasi minsan, yung ibang rabbit ko dati, nung marami pa akong rabbit na doe na working, ay namamatayan po yung isang rabbit ko, kalahati halos yung patay sa kanyang anak pag nanganak siya. So, pangit po na lahi po yun. Pero, yun, kasi ang number one na kalaban nyo po, pag napabayaan nyo yung patay, is akyatan po ng langgam. Pag namatay, pag pinuntahan po ng langgam yun, patay po lahat ating kits. So, tandaan nyo yun, mga rabbitero. Pangalawa po, ito dapat malinis po yung kanilang kulungan bago po sila manganak. Or dinidisinfect po natin yung kanilang nest box bago po sila manganak. Kasi napaka-susceptible or madali lang po ito kapitan ng sakit yung mga kits pagdating po ng ng umaga or ng kapag yung ating mahalaga rabbit ay 21 days old and below. Pangatlo, ito po mga rabbitero, check po natin yung mga kits natin noon kinabukasan ng umaga kung meron na pong laman na gatas yon. So makikita natin sa ating mga rabbit ay parang meron pong bumubukol po yung tiyan nila at may kulay puti. So medyo transparent pa po yung kanilang bituka. So makikita po natin yun kung buntis or payat or walang nadedede yung ating mga alaga rabbit. So pagdating na po ng 21 days or yung lumabas na po ng nest box yung ating mga alaga rabbit, ay tatanggalin na po natin nest box at sa 21 days ay pwede yung imbis na sa grass holder po natin ilalagay yung pagkain or yung damo, ay rekta po natin ilalagay po dito sa loob ng kulungan at maglalagay pa po tayo ng extra clay pot para po sa lagayan ng tubig. Mga rabbitero, hindi pa po marunong gumamit ng nipple drinker at tinuturuan pa po ang mga rabbit. So ayan mga rabbitero, pagdating ng 21 days ay ayan, gagawin natin yon hanggang 6 weeks. Pagdating po na 6 weeks ay atin na pong ihihiwalay ang ating mga alaga rabbit or ang ating mga kits. So ito po yung mga kits natin na ito ko na to 7 weeks na kasi isang linggo ko na pong hiniwalay ito sa kanilang mother doe. So ayan, kukyut, di ba? Marapitero, bibigyan po natin sila ng pellets ngayon. Ayan, nakikita nyo. Malalaki na, masigla na po. Wala pong namatay sa kanila simula po ng ating hiniwalay. So ayan, kita nyo. Lakas na po nilang kumain. And wala pa po akong nilalagay na nipple drinker. So, mag-install tayo ng nipple drinker once na karibetero, nagkaroon tayo ng time. Medyo busy rin kasi nasa school yung mga online activities, mga laboratory. So, ayan mga karibetero. Nakikita nyo yun naman. Ayan, ito na yung edad na mga rabbit na hindi na po silang madali mamatay. Pero hinahilang lang tayo sa pagbibigay ng pagkain. Lalo na sa pellets, nakita nyo, apat po yan na 7 weeks, isang dakot lang po ng pellets yung binigay ko po. Kasi ang iniwasan ko po dito kasi ay yung GI stasis at saka yung bloat. Lalo na pag nagkaroon pa ng diarrhea to, sigurado patay na to kahit bigyan ko pa ng mga medication or ng gamot para maibalik po yung kanilang sigla.
kahit magpe-fluid therapy pa po tayo at medyo matrabaho at magastos po yun, marbetero. At hindi na masyadong worth it kung local New Zealand katulad po nito, kasi mura lang po yung halaga nila pag binenta, and yung gastos po natin ay mas malaki pa sa panggagamot. So, lugi tayo pag ganun, marbetero. Kaya hanggat maaari ay yung ating mga rabbit ito ay dapat tama po ang management natin. So ganito lang rin yung pagkain nila. So umaga po ay ito, pellets, and maglalagay tayo ng kwan sa grass holder ng pagkain nila tuwing hapon na mga unlimited. Puno po yan, lahat po yan, puno po yung nilalagay natin ng damo sa grass holder nila. Sapak na sapak po yan. Pagdating po ng umaga, ubos na po. Napakalakas nila kumain ng damo, mga rebetero. Makikita nyo sa paligid din po yung mga damo na kinukuha ko po tuwing hapon or pag hindi po umulan. Pag umulan po, mga rebetero, binibigay ko lang po sa kanila ay pellets lang rin po pagdating ng hapon. Kasi iniwasan ko po na magkaroon po ng diarrhea ang aking mahalagang rabbit sa mga basang damo. Kung mapapansin ninyo, kung may alaga kayong kambing or tupa or ng baka, pag kumain ng mga ito ng damo tuwing umaga or panahon ng tagulan, mapapansin po natin ang ating mga alaga rabbit ay mga alagang nating kambing noon ay nagtatae. Ganyan rin po ang mga rabbit kapag sila po ay nakakain ng basang damo. Pwede po sila magtae at worse po, mamatay. And ito yung pinaka-crucial rin na panahon, lalo na tag-ulan ngayon, dapat hindi po sila nababasa. Kasi konting mabasa lang po, magdamag po yung ating mahalagang rabbit, ay pwede na po silang mamatay. Iniwasan po natin yung marabitero sapagkat, ito, ayoko kasing namamatayan, nakakaiyak talaga. Lalo na matagal mong inalagaan, tulad dito, 7 weeks mo nang inalagaan, tapos may mamamatayan ka pa, ay ayaw naman natin mangyari yun, mga rabbitero. Sobrang sakit sa loob pag namatayin ka ng alaga ng rabbit. And sana po lahat naman ng nag-alaga dito, kahit mamatayan po kayo ng alaga, ay huwag po kayong ma-discourage or huwag po kayong mawalan ng loob. Mga rabbitero, normal lang po mamatayan ng alaga. Kay expert ka man, kay beginner or intermediate type ka pa naman ng nag-aalaga ng rabbit, ay hindi po natin maiwasan pong mamatayan ng ating mga alagang rabbit, sapagkat hindi naman tayo Diyos, mga arbitero. Hindi natin hawak ang buhay ng ating mga alagang rabbit, pero may mga intervention tayong ginagawa or pinakikilaman natin para mabuhay ang ating mga alagang rabbit. At yan ang mga tinuturo ko, mga arbitero, kaya para mani-minimize lang naman natin yung mamamatay at hindi naman talaga yung total 100%, wala pong ganun ng pag pinangako 100% di mamamatay ng alagang rabbit. Hindi po totoo yun. Ito, sabi ko, real talk, mga arbitero, mataas pong mortality rate po ng pag-alaga ng rabbit. Kahit medyo matagal na po ako sa pag-alaga ng rabbit, namamatayan pa rin po ako. Ayan, lalagyan natin tubig mamaya, may extra kayo pat, dahil sabi ko nga, wala tayong time na ilagay yung ating, ma-install yung mga nipple drinker natin. Pero naka-ready na, nandun na. So hanggang dito na lang ang ating video, mga arbitero. Kung meron kayong katanungan, suggestion, or medyo naguluan ba sa aking explanation, please comment down below, mga arbitero, at sasagutin natin. And also, don't forget to subscribe to our channel and pakilike na rin po and share sa mga friends, kasi once numabot po tayo ng 5,000 subscriber, either magbibigay po tayo ng free rabbit or ng free t-shirt. Kaya mga arbitero, subscribe na sa ating channel. And itaguyod po natin ang pag-alaga po ng rabbit sa Pilipinas. Maliit pala po yung industriya ng pag-alaga ng rabbit. Sana tangkilikin. Lalo na ngayon, medyo mababa ang supply po ng baboy dahil nga sa nangyayaring crisis dito sa Pilipinas. And sana lahat na pati kwan, lahat na ay maging ayos na. So yun, mga rabbitero. At salamat sa pakikinig. Ayun mga rabbit natin.